Lagat! Hi mga beses ko, and for today's video ay magiging documentary itong atake na ito. Kakatapos na namin magpa-swab ay kasama ko ang aking glam team. Yes, kasama ko si Jowa, ang aking bouncer, si Mick, ang gusto niya mag-aking PA. Ang aking makeup artist, si Aldrin, at saka ang aking hairstylist yan, si Mika. Ito kami ngayon sa ABS kasi meron kaming taping para sa ASAP, guesting para sa launching nga ng Batang Quiapo. Pero na-miss ko dito kasi, di ba, alam niyo naman mga besi ko, na-chika ko na sa inyo na si Mami Oni ay dating Showtime dancer noon. Backup dancer ako sa Showtime. So, for almost 3 years, dito po ako dati nagtatrabaho. At ngayon na lang po ulit ako nakapasok ulit dito. Na-miss ko doon kasi nakita ko yung dressing room 17. Doon kami dati. Alam mo yun, nakaka-miss siya. Ang galing kasi nakikita ko siya ulit ngayon. Tapos, ganun po rin katapat niya pa rin yung CR paglabas mo. Reminiscing mga besi ko. Pumunta na kami sa studio K. Good morning! Morning po! Good morning, Kuya Louie! Morning, Mamot! Uy! Early birthday, Mamot! Good morning! So, dito kayo mag-aayos ngayon. May kasama akong glam team. Dahil tingin niya naman, lakas ng araw, oh. Diba? Ay, liwanag. Yes! Kaya lang mareklamo si Kim at si Aldrin. Ha? Mareklamo daw. Mareklamo yung dalang niya. Ano ko tinareklamo mo? Eh, pagod daw. Kailangan ko ng kiss. Kiss-kiss mo sa pader. Ayan na, oh. Oh, wow! Ano ba ito? Makeup. Hindi kayo kiss mo ako dito. Sambungan na yun dito. Picture na kami. Ito ng aking look. Yes, again, thank you so much kay Adi at yes. Kay Miko. Yes po, hello. Kay Miko. Lapit mo pa. Mag-asawa natin. Watch Batang Quiapo on iWatt.tfc. Batang Quiapo, now streaming! Can't believe that love changes a person. Oo naman, naniniwala ako na ang pag-ibig ay nababago ang isang tao. Lalo na pag nasa healthy relationship ka. Or, on the other side, kapag nasa toxic relationship ka, kung ano yung nararamdaman mong pagmamahal o yung treatment na nararamdaman mo from your minamahal, it affects you, your life, ikaw, kung papaano ka. Nakakabago talaga siya ng ikot ng mundo mo. Hi guys! I'm Toni Fowler, Miss Cheeky sa Batang Quiapo. Ang goal ko doon ay ako ay magiging bad influence kay Miss Love ko. Yun, experience ko bilang first time ko na umarte, first time ko mag-artista, first time ko maka-experience ng Pilipina. Umarte ako ng pinakabusadong lights. So, muna nakaka-excite talaga. Nakakakaba. Bago ko magsimula na magsalita, talagang ganit talaga ako ng tele kasi kinakabahan ako. Ayoko maka-disappoint. Pero, sabi lang naman din sa amin, hindi ko ako. At talagang ipinuntahan niya kami sa isa. Inalalayan niya kami. Sinabi niya na, sige, basta mo-deliver mo na yung line. Bakit mo lang kaya mo yan. Nalakas na yung loob namin. So, mas managing madali yung trabaho. Kinakabahan ka rin palagi. Hanggang ngayon naman, kinakabahan pa rin ako. Kasi nakakatakot mo kasi sa point. Siyempre, ang mag-asama natin, ay grabe ba yung dati artist. At ako bilang walang kahit na anong background niyo o alam, nakakatakot. Pero yun, dahil sa supportive na rin ko ako at saka nangyong maraming mga kasamang artist, talagang malakas yung loob namin na ituloy pa ito ay push pa ito. Ito, sarina sa isang interview naman itong taong ito. Idol! So yun guys, hindi ko lang practice kami kung go na, taping na. Pero yan, after na matagal na pag-aaral, basta pa tayo sa asa. Batang Quiapo cast po. Yan po ang formation nyo o pila nyo pag nasa likod po kayo, ha. So naka-order na po kayo ng ganyan para ipapasok na lang po kayo ni Kuya. Diretso-diretso lang po, ha. Hanggang ma-reach nyo po itong marker sa baba. Group 3 po kayo, ha. Group 4. Apat po ito. And pasok po. Diretso po. Hanggang dito po sa tatlong marker.
stay lang po kayo dyan. Makikita nyo po sa monitor, ayan po, kinukunan po kayo isa-isa. Kapag nag-group shot, tatabi na po kayo. Tatabi lang po kayo sa kanan po ninyo. Dyan po sa steps na yan. Sige po, move. Yan, sige sir, tama yan. Miss Labby po, diretso na po tayo rito sa harapan. Hinto po kayo sa kulay orange na tatlo. Stay lang po kayo dyan. 1, 2, 3. Tabihan nyo po sa sir. Dito lapit po. And then last po, direct. Pasok po sa direct po. And diretso po, direct. And into po kayo dyan, direct po. Yan, kinunan, kinunan. Sesenyasan po namin kayo pag gumanan po kami ng compress. Ang lobby, dikit po kayo kay Coco. Kuya dyan, dikit po. Yung grupo, compress ng onte, wala po. Yan, onti lang. Norvin, Lovely, and Miss Tony Fowler, Ghost Wrecker. Kami itong klasi ang makulay at makatotohanan ng mundo ng Quiapo. Hindi ako sa mundo. Hadid sa atin ito ng ABS-CBN Entertainment at isang produksyon mula sa CCM Film Productions at Dreamscape Entertainment. Kasama rin po namin dito si Ms. Charo Santos, FPJ's Batang Quiapo, bukas na. Sa direksyon ni Malu L. Sevilla, Direk Vince Gaite, Direk Mark Kevin Devella at si Direk Kukuna. Yes. Inihahandog po namin para po sa inyong lahat. Sana po isuportahan ninyo at mahalin. Sabay-sabay po ang FPJ's Batang Quiapo. Bukas na po. Makaya po, mapapanood nyo kami sa PBA. Abangan nyo po kami dyan. At bukas po ay Batang Quiapo Day. Magkita-kita po tayong lahat, mga kapamilya. In 5, 4, 3, 2... para sa bagong generasyon. Sobrang excited kami lahat at sobrang proud na proud kami dahil pangalawang pelikula o pangalawang pagganap ni FPJ ang gagawin namin ngayon. Pagkatapos po ng FPJ sa Provinsyano, kayo naman po Batang Quiapo, kaya sobrang excited dahil alam po namin na ni-level up po talaga namin ang paggawa ng teleserye ngayon. Kaya sana po ay supportahan nyo kami kagaya ng pagmamahal na ibinigay nyo sa FPJ sa Provinsyano. Isang masayang pagbati sa lahat ng ating mga kapamilya from all over the world. Isang tulog na lang at mapapanood na natin ang isa na namang kwentong tatak, FPJ. Yes, samahan nyo kami tuklasin ang makulay at makatotohanang mundo ng Quiapo.
isa ang Batang Quiapo sa mga paboritong pelikulang pinagbidahan ni The King, Fernando Poe Jr. Yes, of course, kasama rin po namin dito si Miss Charo Santos. So guys, FPJ's Batang Quiapo bukas na! Sa direksyon ni Malu L. Sevilla, Direk Vince Gaitan, Direk Mark Kevin De Vela, at of course, si Direk Coco Martin. Inihahandog po namin para po sa inyong lahat na sana po ay supportahan nyo kami at muling mahalin ang aming obra na ginagawa ngayon. FPJ's Batang Quiapo, bukas na po. Mamaya po, mapapanood nyo po kami sa PBA. Abangan nyo po kami dyan. At bukas po ay Batang Quiapo Day. Kaya magkita-kita po tayo sa lahat ng mga pamilya shows from Sakto, It's Showtime, TV Patrol, hanggang sa gabi. Sama-sama tayong manood sa Plaza Miranda ng FPJ's Batang Quiapo. Magkita-kita po tayo. Thank you, Coco, Lavi, at sa buong cast ng FPJ's Batang Quiapo. Malakpakan natin sila lahat. God bless all of you sa inyong lahat, actually, at aabangan namin lahat yan simula bukas, FPJ's Batang Quiapo. Tomorrow is Batang Quiapo Day. Musika na dito! Asa na dito! Yakat ng yakap to si Robby Domingo ah. Tuntuwa pa si Jowa oh. Tuntuwa siya oh. Okay, yung mga rapper dyan dito sa harapan oh. Robby, nakailang kahawak ah. Nakailang hawak ka kay Tony ah. Ha? Okay. Hindi, kasi kinakausap ko lang siya. Isa. Grabe naman. Ready? Para pala kasi ako focus sa market ni Mr. Ready? Ready? Hindi, may market ka. Last one. Thank you. Thank you. Robby, ang lakas ng market mo. Kayo. Love you, Robby. Oh. Nakakabay na naman, oh. Ayan sa akin, Jawa, picture mo kami. Jawa ko pala si Finn. Oo, sabi ko niya. Sabi ko na kailang hawak ka na. Hawak mo, ha. Family dahil meron ngayong screening sa Trinoma. Ayan sila.
yung ganda niya. Parang pelikula, no? Parang siyang movie. Parang siyang movie, guys. Grabe, maging part ako ng ano. Parang movie kasi talaga yung pinanood namin, guys. Napakaganda talaga niya. In fairness. Yun yung jowa ko nag-aantay doon. And yun. Sobrang nakakatuwa kasi ito pinanood niya talaga yung pilot. Grabe. Ano jowa? Galing? Thank you so much for coming. Enjoy the rest of the afternoon. Wait, Doris. I love you. I'm so proud of you. SCSK. I'm proud of you. Bradbell! Maging successful ka. Mabuting babae. Mabuting kapatid. Araw-araw, pag-isip sa mga sa mga sa mga. Severe energy for saying if ever na mauna kayo sa kotso. Pag-ibig kayo. Beautifully recorded. Nagbabak. Alam mo, pinapaiyak mo ako. Hindi, ayun o. Pinapaiyak na ako si mami ko nag-message sa akin. So, yun. Tapos na. At aalis na ang pamilya ko. Ano tayo? Masaya ka, te? Are you proud of me? Kahit na no reaction yung mukha ko. Cheeky pala yung pangalan mo. Cheeky. Hoy, mga ba yun? Ewan ka, mag-ganan yung pinakita kasi parang malaki kita. Parang ikaw yung bumuo ng pelikula. Alam mo, te? Ganda pa na cheeky, ha? Wala pa, Mai. Huwag kayong panunarbing! Tinawag ko si Coco Martin. Hi, Coco! Ikaw nag-ano ka? Ate, nakakahiya ka. Nakakahiya ko kay nag-highback mga sa akin, eh. Ang babal mo. Thank you, hi, oh. Tinakuna ng camera. Ikaw yung pan na pan, eh. Dahil alam niyo ba, si Harvey po ang sobrang patay na patay kay Coco Martin. Umiiyak na nga siya kanina. Nakikita niya si Coco. Ay, gusto ko lang nakapas mo. Para gusto niya talaga lapitan si Direk CM. Lalo na nung nakita daw niya si Coco mag... Parang daw si Coco. Harvey, wait lang. May sabihin ako sa'yo. Papaliga kita. Pagtapos ang siyam na buwan. Ano? Nangyari nga. Lodi na naman niya. Ay, nakapag nga lang si Harvey bumalik. Hey, feel I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. Sa movie Kevin. Ito naman kami ulit ngayon sa Studio 10 para naman mag-introduce ulit ng mga kasama sa cast ng Batang Diablo. Yun! Welcome po sa big and the grandest media conference ng FPJ's Batang Quiapo. Gaya po ng aking sinabi, live tayo dito sa Studio 10 at makakasama natin ang buong cast ng grandest and biggest serye ng ABS-CBN ngayong 2023. Hatid po sa atin to ng ABS-CBN Entertainment, CCM Film Productions at Dreamscape Entertainment. I would like to call in the next batch of cast members. Another colorful characters na create na naging isang Coco Martin. Mga influencers ng Cluster 2. I'd like to call in Big Mac, Marlon Tourette, Sugar Ray Mammoth, Baby Giant, Ghost Wrecker, Norbin and Lovely, and Tony Fowler. Yay! Si Tony, siya yung isa sa mga pinapa-follow ko. Wow! In character po sila, they are required to dress up in their respective characters. Kaya pala bahay na bahay! Hi! Ayan po, the seats are tagged, labeled. You may take your seats, ayan.
makikita natin, MJ, kung ano ang participation nila. So, they are regular characters sa show, ha? Sa teleserye. I know! Oo. Ayan. Cute naman, ha? Mamaya, pupuntahan din natin sila dyan for the Q&A. At kung paano nabuo itong community dito, ano? That's right, that's right. Alright, ayan. Hi, good afternoon sa lahat. At maraming salamat po sa lahat ng aming mga kaibigan, mga press, mga vloggers, at sa lahat po ng mga tumutulong po sa amin para sa programa nito. And thank you so yung character niya ngayon, yun yung bad. Grabe. Nakakatakot. Di ba yun ang panood ko kaninang Coco? Grabe. Ako wala akong masabi. Wala akong masabi. Of course, Lovie! Hello guys! Hello! Maraming salamat po nandito kayo ngayon. I'm so excited na kapag-usapan natin yung title ng batang yun. Correct. Alright, Ma'am Charo? Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to FPJ's Batang Quiapo MediaCon. Tony! Of course! Ito pinapalaw si kilala ko tuloy. Go ahead. Yes, hello po. Ako po si Tony Fowler. Ang pangalan ko po doon ay Cheeky. Sa Batang Quiapo po ang role ko ay nagbibenta po ako ng mani. Pero paano mo sabihin na... Hindi kasi eh. Uy, masarap naman talaga ang mani. Oo, parang ganito po. Naubos na nga namin eh. Totoo ba, Tony? Kinalaga doon yung specific role mo? Minsan. Pero ano, maganda kasi medyo relate siya sa buhay ko. Siyempre, okay. Bilang ako na wala pa ako talaga idea kung paano umarte, ganyan. So ang role ko doon ay ako ang magiging bad influence na mag-i-influensya kay Miss Lovie, ang aking bestie, na mapunta sa maling landas. Oh! Na ayaw magkikaibigan ng anak ko. Kasi maraming ganitong klase, di ba? Right. Parang, hala, sa ka pupuntang environment? Parang BI! Oo, BI talaga. Nasa trailer na pala siya, I remember her, nasa trailer. Oo, oh, naparoon ko siya doon eh. Pero Tony, ano yung pakiramdam nung sinabi na, oh, magka-crossover ka na to TV? Oo, sikat na sikat ka sa online. Oh. Actually, sobrang thankful po talaga kasi hindi ko po talaga expected. Kasi yung pinsan ko po yung nakabasa ng email, eh yun po, Diyos ko, baling na baling po yung sa probinsyano. Umiiyak po siya pag may makakabreak si Direk ko kasi medyo marami siya naging partner doon, di ba? Umiiyak siya. Subay-bay talaga. Ay, talaga. Kaya nung talaga, talon siya ng talon. Sabi ko, baka scam yan, baka hindi yan totoo. So, tinry ko. Baka scam? Oo, baka hindi totoo, baka ganyan. So, tinry ko, and then nagpunta kami, naging okay ang lahat. And ako, wala akong masabi, kundi galing sa puso ko na sobrang thankful ako kasi hindi lahat ay nabibigyan ng social media artist ng pagkakataon na maging artista. Tulad nga na sabi ko ng K-Direct, lahat ay po pwede mag-open ng sarili YouTube channel, pero hindi lahat nakakatuntong sa TV. So yun pala, sobrang thankful na kami. Isipin niyo po, napakadayo po yung bigat na artista, pero sinasama niyo po kami kahit saan. Walang malaki, walang maliit, walang veterano, walang magsisimula pa lang. So thank you po, Direct. Wow. Maraming salamat. Okay. Love it! Ko, paano mo ito nabuo? Paano mo ito napili? Handpick mo ba ito? Oo. Kasi nabuhay tayo ngayon sa social media. Tapos may mga vloggers, may ganyan. Ako kasi pag walang magawa, pag nagpapaantok ako, basta search lang ng search sa YouTube. Dun, kasi wala na akong ibang social media kundi Viber lang sa YouTube. Tapos lahat sila, pinapalo ko. Kasi natutuwa ako sa bawat character nila na ano ko eh. And then nung nagbubuo ako ng community, sabi kong ganun, naghahanap ako ng mga totoong tao. Okay. Kasi alam ko, sa pamamagitan nila, makaka-relate ang maraming tao. Kasi pag nagbibigay ako ng life, magbibigay lang naman ako ng itong life, tapos pahala ka lang, kung gusto niyong i-adlib yan, open ako dyan. Nung ginawa nila yun, napaka-natural. Kasi parang, kasi nga dahil siguro totoo silang mga tao. Kaya yun, natutuwa ako na, at nakita ko sa kanila, isa pa, bago nung kinilaro ko sa kanila nung magsisimula pa lang kami, kinukuha pa lang sila, ang pinaka-importante sa akin, sabi ko, yung pagiging professional sa trabaho. Sabi ko, hindi importante sa akin yung mahusay. Kasi yung husay na yan, later on, matututunan nila. Right. Kaya, thank you dahil nakita ko naman sa kanila lahat yung mga pinag-usapan namin, yung pagiging on time, di ba, yung respeto sa kapwa-artista. Kasi alam ko, mga vloggers sila, sabi ko, natatakot lang ako. Siyempre, lahat yan may limitation, di ba? Lalo na sa mga veteran actors natin. Siyempre, yung iba dyan, isang gusto magpahinga. At yung iba dyan, hindi nila gusto yung mga ganun. Di ba? Right. May limitasyon yan. Nakita ko naman sa kanila yung respeto rin nila sa amin na kung hanggang saan lang sila. Right. Pero na-enjoy nyo rin yung other side. Jumo-join kayo minsan sa vlog nila, oo, sa TikTok nila. Oo, minsan nila kami, gina-join naman nila kami. Pero may nakikita lang busy kami sa trabaho. Trabaho talaga. Oh, oh. Pero sila, pag meron sila siguro time, pag wala kami doon, nasa tent sila, whatever, yung na ginagawa yung trabaho nila. Right. Kumbaga, sabi ko nga, respetuhan lang naman yun.
kamusta ang pakiramdam na makatrabaho ka at sa Tagalog o English? Siyempre Tagalog tayo. Correct. So, sobrang saya. Siyempre, yung pakiramdam lahat kami. Sobrang excited. Lahat kami kasi isa lang naman ang concern namin eh. Bilang kami influencers at wala nga kaming alam kung paano ba, isa lang talaga, paano ba umarte? Di ba? Pwede kasi maarte ka lang eh. Pero paano ba umarte? Ano bang gagawin mo kung ito yung dapat na sabihin mo, ito yung dapat na gawin mo? Saan ba titingin? Ano dapat ang damit? Marami kaming tanong. Kaya na-excite kami at saka sobrang kinakabahan. Kaya nung time na una talaga na may sasabihin ako, tapos si Miss Labby agad yung kasama ko, siyempre kakabahan ka, di ba? Tama. Wala akong ibang ginawa kundi sumigaw. Ganoon ako na ganoon bago siya magsimula. Kasi nakakatakot maka-disappoint at makasayang ng panahon ng mga tao na try na magtiwala sa amin. So very exciting. Paulit-ulit ako. Parang came out natural na mga MJ na. Oo naman. Marites si ano din, si Joy, si Lovely, di ba? Bossang talaga siya sa personal. Bossang sa personal. Yes. Po sa mga nag-aabang sa amin. Alam nila kung kaya yung abangan niyo po ang Batang Quiapo. Grabe itong story ito. At first night namin ito, sana ko bigyan niyo kami ng chance na mapanood niyo kami. Yes, thank you so much at the followers namin. Maraming salamat po. So nice to see you, Tony. Okay. Alright, we need to have a group photo. So dito kayo sa gitna. MMI, the team of Mike. Ayan sila, Keo and everyone. Na isa-isa, but you have no idea how much we appreciate everyone's presence tonight. Thank you, Kuya EJ! Thank you, Kuya EJ! Okay, meron akong magka-tikating dito sa studio, so may we request everybody to, kailangan po natin i-vacate itong studio 10. Meron pong mag-tikate. Okay, I'm Jay Machu, she's on CCM, we're ready. Hey, Bill, I'm in a move for a switcher. I hit the function, hit the road, third day naman, mga best ko. Oh, lapit mo mag-blog, baby, wait a minute. Oh, yan, ganyan. Third day naman, and ito na yung t-shirt ko, suot ko na. At magpaparade kami ngayon sa Manila. Yes, kasama ako as director, syempre. Hindi, si Jawa ito yung sasakyan namin, no? Bali, kukonvoy lang siya. Tsaka si Mikmik. Ito yung kasi si Mikmik. Andito na yung mga ibang cast, pero, yan. Ready na muna kami, kasi puno tayo mga 12:30. Ito something pa lang, so. Yes, so andito na kami ngayon sa floating yung parade namin. At magsisimula na nga ang aming parade. Tinatay na lang ibang mga artist. Ito kami sa Baklaran. And yun, tuloy-tuloy yun yung mga kanap. So ayun, mag-start na po kami mag-ikot-ikot. Hello, big man! Hi, guys! Welcome to my God! Rico, malapit na! Yung tawa namin, kumapag na sa pagkakas. Hindi ka po yung tawa namin. Kumagaroon ka lang. Kasi namin yun, syempre kami na nakaget. Kasi may kong nalagang tawa. Kumagaroon ka lang sa pagkakas. Eh, first parade ko guys, sobrang saya ko. So guys, parade na! Hello, Tara Coco! So guys, nandito pala tayo. Oh my God! Nag-vlog na po si Miss Tami. Magandang araw mga kababayan! Nandito na po! Nalagpapalapilo! Ay, saya ko kasi dito ako na guys muli sa mga classmates ko, mga talaga sa Baklaran. Kaya saya ko na mag-asawa o. Pwede ko nang upload kasama kayo. Uy, matatala ko. Pagdating ng ano, 3 hours sabi ko sa'yo. Kaya pa lang magpare. First time ko
Sarah. Napakaganda yun, di ba? Meron siyang kahawig. Si, ano? Dami ka kahawig niya si Mayosa. Mayapa. Di ba? Oh, super. Super. Mo dito sa Batang Quiapo at kumusta naman ang trabaho as director ng programang ito? Sorry po talaga. Masama ang pakiramdam pero never say die. mahirap po masabi ko ang expectation eh. Pero para sa akin po, ibinigay po namin yung pinaka-best para po sa show na to. Talaga. As in, nagtulong-tulong po ang lahat ng mga staff, crew, creatives, mga actors, ang buong ABS-CBN, ang ibang network, ang Channel 5, ang A2C, para po masigurado namin na mabigyan po namin ng magandang palabas ang lahat ng mga Pilipinong manonood. Nagaya po ng suporta na ibinigay nila sa FPG sa probinsyano. Ang hirap po kasi na
ipinanggalingan po kasi namin show. Kumbaga, ayaw po namin na ano eh, ibaba yung quality. In 7 years sa FPJ sa Provinciano, sobrang kaming grateful and thankful sa lahat po ng mga talaga tumangkilik at tumubaybay. Kasi po, dahil po sa kanila, napakaraming lang nabigyan ng hanap buhay sa industriya po namin, sa industriya nating lahat. Yes, hello po. Ibo ko ano po sinabi nila. Ganun po. Sana po manood kayo at supportahan niyo po ito. First time po namin ito. Sana sa mga followers din po namin. At lalo po sa mga galit namin. Sa mga galit sa amin. At isa na kami. So, manood kayo, guys. Ano na? Hindi na kami access of views. Hey, feel I'm in a mood for a switch up. I hit the function, hit the road until I hit the... Love scars muna. Oh, yeah, love scars.
Ayan mga besiko, manood po kayo na Batang Quiapo, FPJs Batang Quiapo. Grabe to. Sobrang ganda po at kaabang-abang talaga. Lahat na manonood si Santa kong Gcash. Yay! Siyempre joke lang. Asan ka ba, everyone? Kanina, 6 a.m. natin yun naman yan, papunta ng araw. Walang masyadong tulog din, diretso kami sa... Hello po! Diretso agad kami sa hotel din. Kasi ko ng konti din, diretso media ko. Then, ayos ulit ng konti, nataranta kami. Medyo hindi ko na na-vlogging ng buo. At documentation vlog kasi to sa buhay artista. At ngayong gabi, 11 na. 11 p.m. na po at pauwi na kami ng Manila agad-agad. First time ko itong ginawa na ipagpunta ko ng... Pag-alis ko ng Manila. Tapos balik din kaagad ako ng Manila. Same day. So, yun siya mga besi ko. Tapos noon, meron pa kami taping bukas na maaga rin yung call time namin. Siguro mga 12 na kami makaka-uwi niyan sa bahay. Maaga pa yung call time namin bukas. Mga 7 a.m. So, pag nakarating kami ng 12, mag-aayos pa kami gamit, gano'n. Tapos, yay, parang konting tulog lang din. Tape ko ulit. And, yun, alam niyo mga besi ko, ganito pala yung boy artista. Nakakapagod din siya. Kaya pag nakakita kayo ng artista na ano, mabait, ngumiti, nagpa-picture sa inyo, ay, matuwa kayo, dai. Kasi napakabait nila. Kasi pagurang pala talaga yung trabaho nila. So, ito yung feels niya, me. At nakakastress kasi si Jowa. Kasi inaasit ka din, di ba? Inaasin siya kanina, sumakit yung chan niya, ganyan, kasi nalilipas na siya ng gutom. Napagalitan ko pa siya. So, yan. Jawa, okay ka lang ba? Okay lang po. Laking tulong ng white flower. Huwag mo na kaya ako samahan bukas sa taping. Hindi, ano lang po? Nagkakasakit ka na eh. Ha? Huh? Pahinga lang po. Mick, sino kasama mo, Mick? Kami, Jawa. Gagi siya ba yun video? Kala ko sumasama ka na agad dito sa Cebu eh, parang di ka na uwi ng Manila eh. Ang putang inang to. Kanina pa to. Umo siya ng kape, wala daw lasa. Yung wala may sugar. May inang sugar. Tapos may naman, pag inaw niya,
upo siya ng umo. Hindi, upuan ginawa ng lamesa. Oh. Tapos problema siya makalat. Tapos problema siya makalat. Tapos ngayon naman, pag inom niya ng kape, upo siya ng umo. Tang ina, huwag ka ng kape. Tang ina, tinorm. Sige nga, try mo nga i-gobin ni Sarah. Matapang sa iguso. Oo, matapang. Pinipigilan. Ano ba yun, tol? Ano problema mo? Paano ko nang nilagay yun? Tol, ano ba yun? Nagkakalat ka naman dito sa airport. Ano po si Torvin? Bilawin mo na nga, sandali natin mo. Tignan mo na kasi. O, sige nga, kunyari. O, kukunin ka ng commercial. O, ayan na. O, kape sa uma. Paano ka? Ano ba yun? Ano yung salok mo? Bata ka ganyan yung kamay mo? Ano sa... Yung kape! Yung kape! Salok mo! Oh. Ay, ayan ang bagay sa'yo yung i-model mo. Ito yung mask. Oh, yeah, yeah. Ayan. Ay, ilakwa po siya. Si Norvin nagkakakulad sa airport. Oh. Ayan o. Oh. Ah, kukunin mo ba yun mamaya? Woo! Let's go, talaga ba? Nasa 300. Sayang yung 300. Oh, tuligop ka na, tuligop ka na? Ha? Hindi mo sarap, iniinom mo sa akin. Kasi malihintim lang niya, malihintim lang niya, tsaka hindi siguro yun yung bet niya, no? Piling ko kuya, sino ba namili niya? Ano ba yung pamagat pang iba? Ano yung mga latte-latte? Baka may matamis naman masyadong. Anong latte-latte? Alam ko latte yun. Latte-latte. Latte-latte. Sorry, latte-latte. Bad trip siya, masahe 300 niya. Ito yung mga lobas ang sa'yo. Hindi siya alam paano nilalabas yung ubo niya. Sige po. Kung alam lang na siya magkakagad pa, hindi na daw siya nagkape. Oo nga. Kasi sabi mo, kailangan magkape. Anong oras pa mamaya? Aga call time. Talang ang gawa mo sa gantong angulo. Ganito, pag nakatakay. Pag nakatakay yung camera. Si Tony Pollard, may ini-inject pa rito. Wala na talaga. Oh, sorry naman. Ay, kisa bulit na rin naman. Ano nga, naging mo sa ano? Kisa bulit. Oh, lingo. Lingo ka dito. Sabi niya, nasa sila ganito. Smile ka naman, sobrang bad trip kasi talaga siya. Oh, may ino siya na kape. Nakatalikod. Nakatalikod. Nanghihinayang sa kape ang putang ina, oh. Hey, Bill, I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the run. Nandito kami ngayon sa Amoa Arena para sa PBA. Yes, so tama, promote kami ngayon ng Batang Quiapo. Okay, Alice. Ayun nga. Please Magandang gabi po sa inyo lahat!
FPJ, Batang Quiapo, mabuhay po kayo lahat. Maraming maraming salamat po. Last day ng aking documentation at andito ako ngayon, papunta ako ng showtime. Kasama ko yung dalawang bubok at ganyan, follow nyo nga to guys yun, at sobrang saya ko kasi isipin nyo yun guys, after ilang years, alam nyo naman si Mami Ona, dating showtime dancer, tapos ngayon makakatungtungkot ako ng showtime at this time guest si Mami Ona as artista. Iniisip ko parang sa totoo lang ayoko lang magdrama sa vlog, pero naiiyak talaga ako kasi sobrang natatouch ako sa moment na to. Nakikiya po ito. Yes! I love you! Di ba gusto nyo natin sila sa showtime? Yes! Requested for this, so eto na sila. Oy! But the people, please welcome the cast of Batakiya po! Alam mo kanina si Miss Pai, naka-ano kanina yan, walang jacket yan.
naka-taktap lang yun. Oo! Dumating si Tony Fowler na jacket. Sinira ko yung mag-sabi ni Saro na ito, Tony Fowler. Bigla ko dumating, sabi ni Cherry, mag-jacket na lang ako. Anong nangyari? Sa corset ko. Si Tony na original Showtime. Yes! Oh, yes! What's the show? Original show? Wala ka pa, hindi dito na show. We're happy to see you again and we're very proud of you. Thank you. Yaman-yaman mo na, laki-laki ng bahay niya. Thank you. Dapat na malaki bahay niya. Okay. Kasi yung panglaki. Kaya nga laki ng pinto. Ang laki ng pinto niya. Kasi yun ang bahay na ano, na binili niya. Hindi kalaki ng pinto. Pag pumasok siya, maharap na siya. Anong role mo sa Batang Quiapo? Ano po? Yun nga po, nasabi ko na din po yun. Nagbibenta po ako ng mani. Gusto ko bumili. Sarap yun. Kaya ang matagal mo lang ginagawa yun. Yung pagbibenta ng mani. Kasi ang hirap nakakapagod yan. Oo. Oh, oh. Gano'ng matagal mo lang ginagawa? Ayaw din yun. Simula lang nalipasan ako ng gutom. Ay, kailangan mo magbenta. Yes. Oo, oh, siyempre, we respect the hustle. Yes. Oo naman! Yes. Oh, oh, oh. Magbibenta ng mani. Magbibenta ng popcorn. Yes po. Minsan pag out of stock, pechay po yung binibenta ko. Oh. Ano siya ba yung kailangan? Anong mas mahal, yung pechay o mani? Depende pag bagong ligo eh. Oh. Sa bagay, inuhuga. Inuhugasan kasi ang mani. Yung hugasan mo ng pit yung vegetable. Yeah! Diba? Hindi siya kasi iba ibang varieties ng nuts. Diba? Meron yung matamis, make sure you're pulling. May manibasa! May manibasa! Meron yes. Pero with chili. Yeah! Iba ibang variety. Kaya mahal. Sa lahat ng mga mani itinitindaan. Sige, halika na. Sino mula nung cast mo eh? So, may kaya mo sumagot? Ang gusto mo, ang makancel ang programa na. Kasi siyempre, pag sanay ka sa kalsada, yung may nakakain ng mapagkain may buhok. Diba? Kasi pero pag sanay ka sa pagmayaman ka, diba? Eh, may buhok kami dati. Tinatagdan lang na pusa eh. Yeah. Yung wala lang. Hairy nuts tawag yun. Hairy nuts! Nabentahan ka? Are you sure napataste sa'yo? Hindi. Pero maalat, masama na sa kalusugin niyo. Malo ko bumili ng pechay. Siyempre. Mahilig ako sa healthy. Very healthy. Green leafy vegetables. Tawag-tawa lang si Miss Pai. Lugi ako! Okay? Masama na ako sa pechay ka! Kaya naman ang lusog-lusog mo. Tignan mo nga naman, oh. Habang buhay kang magaling na actress. Ayan. So, yung mga kasamahan sa Batang Quiapo, i-invite na din natin ang ating mga kabarangay. Arvin! Si Arvin! Yun, what's up? Madlang people! Narito ang pinakihintayan lahat. Papanood niya ang teleserye. Pupuno na action sa inyong buhang gabi. Yes, kaya naman mga kapamilya, kapatid, at ka-A2Z, inihahatong po sa atin ng ABS-CBN Entertainment ang isang produksyon mula sa CCM Productions at Dreamscape Entertainment or FBJ's Batang Quiapo. Welcome back, Makoy! Oh! Ay, magaling itong magsiyo si Baby Jaya. Ako, sa ganyan si Baby Jaya. Music, music! Sa one! Ay, gusto niya ni Tony Fowler kasi dancer siya dito na! Grabe! Grabe yung labate ni Tony Fowler. Parang ang daling matuyo.
sila alis. Yes! Dito sa Kantang Bahay na kakantahin natin yung mga sikat na awit dito sa mga pelikula ng nag-iisang FDJ! Yeah! Let's go! O, kakanta tayo, Coco, ha? Ayaw gusto kayo, kakanta na lang tayo. Right when it's wrong, I've stayed here too long, but something brings me back to you. I swear we belong, I'm still hanging on, but something brings me back to you. Back to you, back to you, back to you. Back to you, back to you, back to you. Thank you.